Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, ang i-review naman namin ay ang Subaru WRX 2.0 eyesight. Ano, ready ka na? Oo naman, tara na! Magpasalamat din muna tayo sa Subaru Alabang para sa pagpapahiram nila sa atin ng sasakyan. At ipapakilala ko na rin kayo sa mga katandem natin dito. Eto sila! Hi, I'm Francis. Uwa! Hi, I'm Paul. Hi, I'm Joseph. Hi, I'm Jackie. Hi, I'm Gary. Hi, I'm Gary. Hi, I'm Mark. Hi, I'm Mark, General Manager of Subaru Alabang. I would like to invite each and every one of you to visit our showroom and check our different variants, and our sales consultant will be happy to assist you. Tara na! Welcome to Subaru Alabang! Kung interesado naman kayong kumuha ng kahit anong Subaru na sasakyan, i-click nyo lang yung link ng website namin sa description sa baba. Ito ang website ng RIT Riding in Tandem. Kung gusto nyong kumuha ng sasakyan, i-click nyo lang to. Tapos i-click nyo to. Ang makina nito ay horizontally opposed 4-cylinder, 4-stroke, turbocharged petrol engine. May maximum output ito na 268 PS at 5,600 RPM at may maximum torque na 350 Nm at 2,400 to 5,200 RPM. Ang transmission nito ay Sport Linear-Tronic CVT. Practical na sports car na pwede mong ipang-araw-araw. Apat ang pintuan at lima ang makakaupo. May trunk ka pa. Higit sa lahat, halimaw sa performance. Yan ang Subaru WRX. Maangas ang itsura, pero hindi OA ang dating. Flowing at parang humihiwa ng hangin ang lines. Unang tingin mo pa lang, alam mo nang may ibibigay ito. Malaki at functional ang hood scoop at merong top mount intercooler sa loob. Projector LED ang headlights at advanced din tong mag-isip ha kasi automatic na siyang nagle-level. LED din ang daytime running lights at ang fog lamps. Halogen naman yung signal light. May step din siya dito na sharp kaya parang nagsusquint yung malalaking headlights. At akalain yung meron din siyang washer dito na nagko-close open pag kailangan mo. Super sporty ang dating ng bumper kasi meron siyang textured plastic na mukhang carbon fiber inserts at may air vent sa gitna. Sa gilid, mukha rin siyang may air vents pero fog lamp housing lang to na may carbon fiber looks din. Hexagonal ang shape ng grille na may honeycomb mesh design. Meron din siyang splitter pero hindi masyadong halata kasi kakulay at meron din siyang camera. Classic sedan ang silhouette sa side, pero ang pinaka nagbigay buhay dito ay ang mga pronounced wheel arches, lalo na dito sa unahan. Parang naka-wide body ang datingan, may air vent design at may WRX na emblem. Body color naman ang door handles, two-toned ang side mirror na may signal lights. Heated din to ha, kaya hindi nagpa-fog. Ang size ng gulong ay 245/40R18. Naka-disc brake din lahat ng gulong. At ang minimum ground clearance ay 135 mm. Tandaan nyo ng maigi ang itsura ng likod na to. Yan lang ang lagi nyong makikita kasi matulin to. Giveaway dito yung sporty look ng diffuser. At meron tong apat na totoong tambucho. Idagdag nyo pa dyan, meron din siyang rear fog lamp. Butil-butil na LED ang taillight. Halogen naman ang reverse light at ang signal light. Palapad din siya pababa kaya mukhang wide ang base niya. Addition din sa sporty look ang rear lip spoiler. Shark fin ang antenna. May defogger, third brake light at reverse camera.
Kung gusto nyo ng mga masinsin ng car reviews, mag-subscribe na kayo sa channel namin. Marami kami niyan. Kung meron din kayong topic na gusto nyong pag-usapan natin o kaya sasakyan na gusto nyong ipa-review, i-comment nyo na yan, ha? Malamang gusto nyo nang makita loob nito, di ba? Pero saglit lang, tingnan nyo muna ito. Ito ang susi ng WRX. Metallic yung sides niya, tapos yung gitnang part plastic. Meron siyang malaking logo ng Subaru dito, lock button, unlock button, pati pambukas ng trunk in one na siya. Dito sa likod, wala namang kakaiba, maliban dito sa pindutan ng physical key. Or pag nasa bulsa mo naman yung susi, pwede mong ilock dito or unlock dito. At i-check nyo nga pala yung website namin, ha? www.rit-ridingintandem.com. Oh, ito na. Oh, anong palagay nyo sa interior? Sige nga, comment nyo below. Ngayon, bago tayo mag-space test, ang adjustment ng manibela nito, tilt and telescopic. Ang adjustment naman natin ng upuan, electronic lahat. 10-way adjustable ang driver seat. Sa space test naman natin, ang dali ko lang nakuha yung normal driving position ko. Yung tuhod ko, saktong-sakto. Ang headroom naman natin, almost isang dangkal. Ngayon ang tanong, kakasya pa kaya ako sa likod? Tara, tingnan natin. Eto na nga tayo, sports car, pero kasya ako sa likod. Meron pa tayong space sa tuhod ko na almost one fist. Ang headroom naman natin, mga 2 to 3 inches. Check naman natin kung anong kakasya sa likod. You know, ang laki talaga ng space niya. Kakasya ang luggage ng pamilya mo. Kaya hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Pero hindi pa to dito nagtatapos, ha? Meron pa. Eto, wait lang. Galing, no? Practical sports car. It's kaliko time! Simulan na natin sa ceiling. High quality yung ginamit dito. Parang synthetic na cloth. Mukhang matibay na matibay. At color black siya, kaya sobrang sporty yung datingan. Sa gitna natin, meron tayong ilaw. Sa bandang unahan, meron pa tayong dalawang map lights. Meron din tayong switch dito ng lane sway or lane departure kung gusto mong patayin. Pwede mo ring i-off yung function niya na pre-collision braking at saka throttle management. Sa bandang unahan pa, itong nakikita niyong malaking plastic na to, nasa loob niya yung tinatawag natin na eyesight. Auto-dimming din ang ating rear view mirror. Ang visors naman natin, pareho siyang may salamin at pareho rin siyang may ilaw. Ang sidings naman natin, mix siya. Meron tayong mga soft touch plastic dito sa ibabaw, meron din naman tayong matitigas na plastic sa ilalim. Yung mga tinatamaan naman ng siko mo sa side at saka yung papatungan ng siko mo, leather siya na malambot. Ang mga switches naman natin, simple lang siya, meron lang maliit na chrome accent sa pinaka-ibabaw. Solid na solid siyang pindutin. At sa pinaka-ilalim natin, meron tayong bottle holder at extra compartment. Eto na tayo sa pinaka-paboritong part ko nitong interior, etong steering wheel. Leather wrapped siya, tas yung mga stitchings niya, ang tataba, solid na solid. Flat bottom din siya at saka napaka-meaty niya, matabang hawakan. Pati yung thumb rest niya, saktong-sakto sa akin at malambot pa siyang pindut-pindutin. Sa bandang gitna, meron tayong logo ng Subaru. Sa left side, ito yung controls natin ng infotainment system. Sa right side, ito yung controls natin ng adaptive cruise control. Sa bandang baba nito, dito nyo makikita yung SI drive. Ito yung intelligent mode, sports mode at saka sports sharp. Yun, no? Dito mo makokontrol kung anong behavior ng kotse na gusto mo. Sa bandang likod, meron tayong paddle shifters. Sa bandang baba naman, sa likod ng manibela, dito mo makikita yung controls natin ng instrument cluster. Sa baba naman tayo ng aircon sa left side, marami-rami rin pindutan dito, eh. Isa na dito to, yung lane change assist natin, pwede mo rin i-off. Yung brightness ng ating instrument cluster, andito rin, makokontrol mo. Pambukas ng trunk, nandito rin. At pwede mo rin i-off yung traction control mo dito. Dito naman tayo sa instrument cluster, grabe, sporting-sporty ang datingan.
Kung anong dating ng WRX STI, ganun din tong WRX. Sporty pati yung mga fonts ng numbers, pula yung needle natin ng speedometer at tachometer. Sporty talaga datingan. Meron pa siyang screen sa gitna na colored na pinalibutan ng silver accent sa ibabaw at ilalim. At hindi pa doon nagtatapos ang ating instrument panel. Meron pa tayong isa dito sa ibabaw. Meron tayong oras, makikita mo rin yung boost mo, makikita mo yung average fuel consumption, acceleration, at maraming iba pang information dito. Ang dashboard naman natin, hindi siya sobrang high-tech. Simpleng-simple lang siya, madaling intindihin at walang masyadong magagasgas. Ang aircon natin, napapaligiran siya ng metallic accent na merong chrome sa gitna. Nasa pinakagitna natin yung hazard switch natin at ito nga, yung control natin ng second info cluster. Sa bandang baba nito, ito na ang ating infotainment system. 7 inches siya, meron siyang Apple CarPlay at Android Auto. Meron din siyang Bluetooth at phone function. Sa baba nito, meron tayong tatlong rotary knobs. Dual climate control to para sa aircon. Itong left side, itong sa right side, at yung gitna natin, ito yung fan speed. Idagdag ko lang dito sa dashboard natin, no? Nagbigay ng sporty vibe dito yung laminated na plastic na mukhang carbon fiber. Sa baba naman ng ating aircon system, nandito yung auxiliary in natin, meron tayong USB, at meron tayong additional pa na power supply. Meron na rin maliit na compartment dito. Sa bandang baba, ito na yung shifter natin. Leather wrap din siya, merong mga red stitchings. Yung pindutan niya nasa unahan. Merong piano black finish dito at yung mismong shift stick natin napapaligiran siya ng chrome accents. Meron siyang park, reverse, neutral, drive at manual mode. Kaso mo, wala dito yung plus minus, nandito sa manibela. Sa bandang baba ulit, nandito naman yung ating handbrake na electronic. Tapos meron din siyang auto vehicle hold na parang auto hold function ng ibang sasakyan. Palikod naman ulit, meron tayong accordion na cover dito para sa ating dalawang cup holders. Sa right side, meron tayong lalagyan ng cellphone. Dito naman tayo sa armrest, pwede mong patungan lang dito, malambot, at pwede mong i-extend pa forward. O, diba? Sa loob niya, katamtama naman yung space at meron siyang additional na power supply. Up next natin itong upuan. Hindi mo na kailangan bumili ng kung ano-anong mamahaling brand pa. Kasi as is, napakasarap na niyang upuan at hindi ka wawasiwas patagilid kasi yan o, kapit na kapit sa mga tagiliran mo. Hindi siya sobrang lambot pero hindi siya matigas. Saktong-sakto lang. Meron siyang plain leather sa ibabaw, dotted na leather sa gitna at merong mga red stitching sa gilid. Dito sa second row seats, magkabila merong hawakan at sabitan. Magkabilang upuan din, merong pocket. Tatlo yung headrest dito at meron ding tatlong seatbelt. Meron din siyang ISOFIX tethers. At last but not the least, ito. Meron siyang armrest at may dalawang cup holders. At ngayon, tapos na tayo sa exterior at interior review. Test drive naman tayo. Ano, game? Game na! O, tara na, Diyos ko po. S, ano to? WRX! Let's go. Okay. Yun. Unang-unang i-try natin. Paliko tayo. Di syempre, yung steering natin. Yan. So ano, may kalambutan siya pero hindi sobrang lambot. May konting feel siya. Ganon. May konting-konting tigas lang. Ngayon, tatry natin U-turn muna. U-turn tayo. Check natin kung gaano kalaki. Okay. One, two, mga dalawa. So, hindi na masama. Regular lang yung ano niya, turning radius niya. Hindi sobrang laki, hindi sobrang liit. Ngayon, nagda-drive tayo sa city. Sobrang dali niyang dalin kasi ano lang siya, pag dinadrive mo, parang ordinaryong kotse lang din. Hindi siya sobrang laki nga. Ayan, sa mga traffic, kita mo? Oh, madali lang siyang isingit. Easy-easy lang. Akala mo, ang laman niya, hindi 2.0 na turbo. Parang regular car lang. Grabe mga katandem, bakit ba nininervous ako dito? Nervous akong dalin to. Ngayon, try lang natin yung acceleration niya. Normal acceleration. Okay. Yun o. May hatak na siya kaagad. Tapos sobrang light lang ng tapa ko sa gasolina. Pero nararamdaman ko, dire-diretso na siya. Yun. Kaya gustong-gusto ko yung mga ganitong displacement, yung mga 2.0. Kasi ano siya, may lakas na siya. Pero hindi pa rin siya ganun kalakas kumain ng gasolina. Pwede pa. Para sa akin, ha?
Pero yung iba kasi dyan, 1.5 lang, ay umaaray na. Check naman natin yung transmission, yung shifting. So far, simula kanina nung minamaneho namin, eh wala naman talaga akong nararamdaman na shifting kasi nga, CVT. So wala talaga tayong mararamdaman na shifting. Kaya pwedeng-pwede mo rin gamitin talaga pang araw-araw dahil nga, komportable. Maliban sa suspension, yung suspension kasi niya, medyo may konting stiffness. Pero kailangan kasi talaga ng mga ganitong sasakyan yung tigas na yan para may control tayo, lalo na sa lakas nitong sasakyan na to. Ngayon, tignan lang natin ang konting bilis. Hindi siya masyadong mabilis kasi naka-intelligent mode tayo. Tama lang, regular car yung bilis niya. Ngayon, naka-sports mode tayo. Pero huwag niyong kalimutan ha, meron pang sports sharp. Okay, ngayon try natin to, sports mode. Okay, 3, 2, 1. Uy. You know, may pick up na siya sa mga 4,000. So, matuli na siya. Oo, ramdam na yung baon. may baon na siya, may baon na. Pero ngayon, testing natin yung isa, yung sharp. Hindi pa ako naglo-launch dito ha. Hindi ko pinapwersa yung makina na yung brake pa tapos biglang nakagas ka na tapos ilo-launch mo ng ano, wala. Kasi syempre, ano to, hindi naman atin. Ngayon ako, ngayon naka-sports plus, konting-konting. Ayan lang yung pako, gumanon lang ng konti, nagla-launch forward na siya. Ay, yun. Ito ang gusto ko, yung sports sharp. Sobrang nag-iba. Ramdam na ramdam mo kahit low speed. Parang ito yung mode na dapat lagi nakaganto. Uy. Ang bilis, oo. Ano? Oo, mabilis na. Lalo na pag tumungtong ka na ng 60. Grabe, kala mo na titilapong ka na. May kaba. Oo, pero ano, ang masasabi ko sa performance nito, nako, Diyos ko. Kung kailangan mo talaga ng matuli na kotse, eh pwede to, pwede. Ano to? Anong mode to? Sport sharp. Sport sharp? Oo. Ito yung medyo ano, naihi ako sa kaba. Oh, may batak talaga. Hindi, iba talaga siya yung ano eh, umpisa pa lang eh, ano, parang may kaba ka ng konti, tapos pag bumilis, ayan. Tapos mararamdaman mo talaga yung sipa ng turbo. Pagka ano, mga, parang nasa 4,000 yata yun, hindi ko na masyadong nakita eh. Parang nasa ganun. Tapos biglang mapapaganyan ka na lang. Kaya nga. Ibabaon yung ulo mo sa upuan. Parang yung paa mo gusto na kumapit sa sahig eh. Yan oh. Nasa 4,000 niya. Nasa 4,000. At saka ang kinaganda dito, kahit i-full throttle mo, dahil nga all-wheel drive siya, walang squeak ng gulong. Wala yung wala. Talagang ano lang. Talagang puro forward action. Ngayon ang itatry naman natin yung braking natin. So walang sasakyan sa likod. So napakaswabe ng braking niya, pero ang lakas ng kapit. Pasado rin. So, primera. Bilis ng shifting. Oo. Ramdam mo, akala mo hindi CVT. Akala mo tunay. Seryoso. Tapos downshift tayo. Ayan, oh. Ramdam na ramdam mo rin yung engine braking. Ayos. Wala akong masabi sa sakyan na to. Ma'am, pwede ko na ba to yu eh? Pwede, sir. Babayaran mo nga lang mamaya. Eh, pwede ko na daw to yu eh. Babayaran ko lang daw muna. At ngayon, tapos ko nang matesting tong WRX. Tingnan naman natin kung anong masasabi ni Elaine. Let's go! Ayan na, ako na. Excited na. Oh, iniwanan ko na yan ng sports sharp. Sports sharp agad. Kasi alam ko namang matuling ka magmaneho. Doon na tayo sa doon na. Kita mo, nag-seatbelt pati si ma'am. Oh my God! Bago tayo umandar, testingin na rin muna natin ang radyo. So, okay naman yung tunog ng speaker niya. Directional siya, so pwede mo ilagay kung saan dapat nakatutok yung sound, okay? Hindi ako galit. Sa visibility naman ng sasakyan na to, bago tayo umandar, highly visible lahat ng areas. Maliliit yung mga AP pillars. Kita mo rin yung nasa likod ng mga side mirror. Kaya hindi ka mahihirapang tansyahin at makita kung meron kang tatamaan or wala. Eto na, moment of truth. Yun no? Konting tapak, parang galit na. Okay, ang steering nga, malambot siya pero may konting tigas. Parang nga ready na rin sa
mang malakas ang speed. Suspension. Yan, yung suspension, medyo may tigas din ng konti kasi nga, para ready na nga siya sa pangmabilisan. So, pareho yung steering at saka suspension, may konting tigas. Pero ang dali nga nitong dali, no? Kasi size niya kotse, pero yung lakas niya pang malakasan. Hindi siya ganun kalapad eh, no? Oo, oh, hindi. Kayang-kaya to ng mga babae tsaka ano, baguhan driver. Ang kailangan nyo lang tansyahin talaga, syempre yung lakas nito. Kung baguhan ka, ba, mag-ingat-ingat ka rin muna sa pagbirit. Tsaka masasuggest ko lang kasi antulin talaga eh. Pagka matulin na siya, lalo na pag nag-pick up na yung turbo niya tsaka yung speed niya, yung kagaya niya, no? Dahan-dahan ka lang, uy. Kaya dapat, ang tatansyahin mo dito, pag-aralan mo munang maigi yung braking mo. Kasi pagka kunwari, gasolina ka ng gasolina, late na bago ka magpreno, delikado. Oo, baka may, syempre, may mabangga ka. Seryoso, kung gusto nyo maging feeling racer, eto talaga. Racing-racing talaga. O, try natin ang brakes. Ang swabe ng brakes sa akin swabe ang brakes. Tamang-tama ang timpla. Naks, parang may alam akong ganun ah. Kasi yung suspension niya, medyo stiff siya ng konti pero hindi siya pick-up level. Oo, hindi ganun. May sense siya na, may konting tigas yung steering. Pero ang sense niya kasi, dahil matulin din tong sasakyan niya, ano nga, parang pang race car talaga yung dating. Yung steering wheel niya, may konting firmness kaya alam na alam mo na in control ka sa sasakyan. Damporma nito, seryoso. Ang ni-review namin na Subaru WRX 2.0 EyeSight CVT ay nagkakahalaga ng 2,158,000 pesos. Ang Subaru WRX STI 2.5 manual transmission naman ay nagkakahalaga ng 2,848,000 pesos. Para sa safety and security features, at dito na tayo sa segment na The Good and the Bad. Una na ako. Unang-unang bad na nakita namin. Yung exterior kasi niya, poging-pogi. Yung interior niya nga lang, medyo hindi nakasabay dun sa kapugian ng exterior. So, mas maporma siya sa labas. Sunod naman dito, yung transmission natin. So, kung tamad kang mag-manual at gusto mo easy-easy drive lang, okay na yung CVT, okay na. Pero, kung gusto mo kasi talagang i-extract yung full potential ng makina niya, masasuggest ko sa inyo, meron naman siyang manual transmission na variant. Yun ang kunin nyo. Pero kung ayaw nyo ng cambio ng cambio, okay na tong automatic niya na CVT, matulin pa rin namang tumakbo. Yung suspension niya, hindi malambot na malambot. Sporty actually yung suspension niya, pero usable naman to sa pang-araw-araw. Napansin din namin yung sequential niya na shifting, nasa paddle shifters lang, so wala siya dito sa cambio yung plus minus, dito lang. Mas maganda sana kung meron dito eh, para feel mo kahit saan pwede, diba? Okay, sa good naman tayo. Unang-una, yung hood scoop niya. Ang forma-forma at alam mo nang halimaw to, umpisa pa lang na makita mo siya. Gustong-gusto ko rin yung driving position dito, kuhang-kuha ko kaagad. Kasi yung tilt and telescopic niyang steering wheel, malaki yung range niya, kaya maibababa mo ng sagad, maitataas mo ng sagad, tsaka yung telescopic niya, hindi lang yung basta-bastang konting ganyan lang, hindi. Talagang mahihila mo siya. Idagdag ko pa dyan, yung manibela niya, yung feel nung kamay mo sa mismong manibela, parang saktong-sakto siya, pati yung mga thumb rest niya, ang ganda ng kapit. Pati rin yung upuan niya, yung lumbar support, ang ganda, snug fit ka dun sa upuan na yun. Pati yung bolstering, talagang parang inaakap ka, so... Oh. Ang ganda talaga ng driving position mo sa kanya. Kuha lahat, no? Kuha. Yung visibility din niya, maganda. Kitang-kita mo yung nasa paligid ng sasakyan. Madali din siyang dalhin at hindi siya ganun kalaki. At madali siyang isingit sa traffic. Idagdag ko lang dito, isang factor din na nagdagdag dyan. Yung dashboard kasi niya, hindi siya ganun kataas. Mm-hmm. Medyo mababa siya. Kaya talagang kahit yung malapit, kita mo sa baba. Gustong-gusto ko rin yung instrument cluster niya. Kasi kung ano yung itsura ng STI, ganun din dito yung andaming nangyayari na sporting-sporty. Ayos! Maganda rin na dalawa yung information display niya.
Meron pa siyang isa na nakalagay dun sa ibabaw ng dashboard sa may bandang gitna. Pati boost kita mo dun. Gusto ko rin yung driving modes niya kasi depende sa mood mo, depende sa hanap mo sa sasakyan. Kung gusto mo ng tamang andaran lang, meron siyang intelligent mode para matipid. Meron din siya nung gitna na sports. Tapos kung gusto mo talaga ng rat-rataan, meron silang sports sharp. Yun yung pinakagusto namin mode. Isa pa sa good namin, yung preno niya maganda. Smooth na makapit, so hindi ka papako. Pinakamalupit din dito, yung pricing niya. Todo sa performance, pero less 250,000 pa siya sa cash purchase ngayon. Ewan ko lang kung hanggang kailan yun, pero kung meron kayong datong, ngayon na ang tamang panahon para kumuha nito. Ang verdict naman namin sa sasakyan na to, kung gusto mo nang may pang everyday ka na sasakyan, at gusto mo rin na meron kang pang racing na sasakyan, pero isa lang yung sasakyan na kaya mong bilhin. Eto na yung sasakyan na yun. Idagdag ko lang na itong sasakyan kasi talaga na to, ito talaga yung mga ubod ng forma, ang lalakas ng dating. As in, nung bata pa lang ako, ito na yung mga dream rides namin. Kaya, ito na, panahon na para makuha mong dream ride mo. Malaki pa, discount. O, yun. Maraming salamat po sa panonood. Sana may natutunan po ulit kayo sa video namin. O, next video na! Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and all lang syne?